Umpisa na ba? Mag-welcome ka na. Ikaw muna. Oo nga, yun pala ang camera ko. Nako, Edward. Editor, nawawala ako. Nandito ulit tayo sa MD Talks. Ito ang second episode para sa product review. At ang syempre, ang i-review naman natin, lumagpas na tayo dun sa isang review ng pedal. Ngayon naman ay isang mamahaling gitara mula kay Edward ng Suburban. Hello, Edward. Kumusta ka na? Nice. Edward lang ako ng Edward, pero ano ba ang kumpleto mong pangalan? Complete name? Eduardo Carpio Jr. III. Wow! Eduardo Carpio III. Oo, III. Okay, pangatlo bakit III? Pangatlo na akong Eduardo, ewan ko sa tatay ko eh. Wala nang ibang pangalan. Wala na. Okay, so ano ba ang i-review natin ngayon? Ito nga pala yung Ibanez RGT1221PB DTF. Ibanez RGT. Oo. Why, so, ano siya? Mm-hmm. RG, Roadstar Gear, tapos 1221, yung 12, 1200 series, tapos yung 2, dalawang pickup, yung 1, fixed bridge siya. Mm. Tapos yung RG, yung T, Neptru. Diretso siya, wala siyang dugtong. Ayaw nga, no? Oo, maganda. Na-focus ba ito sa camera, no? Okay, so i-focus lang natin sa camera. So ito yung back part. Okay? Yung sinasabi mo kanina na isang ano lang, walang one piece. So syempre isa rin yan sa mga ano niya, no, features. Tapos 5 piece neck siya, bali. Anong pag 5 piece? Maple walnut. Wow. Bali. Inaral mo 'yan? Hindi, napanaginipan ko lang kanina. Kasi ang ano lang Ibanez doon, kapag kasi one piece neck siya, yung humidity, yung weather, gano'n. Hindi ito wala pag iba-iba yung kahoy, tapos iba-iba yung ano nila, parang grain. Hindi siya gano'n kadaling mag-bend yung neck. So hindi ka setup ng setup, gano'n. Tapos nakalaging tuner siya, Goto MT. Para mas madaling magpalit ng strain at yung tuning stability, mas maganda. Tapos naka-monorail bridge siya. Naka-atras sila para sa drop tuning. So ito, best siyang pang drop tune talaga. Lalo yung tugtugan namin, drop C, ganun. Tapos tugtug namin parokya. May effect ba yung mga kahoy? Oo, may effect ba yung mga kahoy? Kasi ang bilis-bilis mo naman magsalita. Sandali lang, Edward. Sir, may ano ka ba? May date ka ba? Nagmamaladwi tayo. Actually, na-amaze pa nga lang ako sa likod nito. Kasi sinabi mo na iba-iba yung klase ng kahoy, right? So, eto, makikita nyo sa camera na sinabi nga ni Edward na iba-iba ang klase ng kahoy dito. So, meron bang ano yun, effect? Kumbaga parang ito, ay sinasabi mong walnut, ganyan. May effect ba yun? Yung iba-ibang kahoy para yung ano, stability ng neck niya. Mm-mm. Kasi yung mga guitar kasi, minsan sa humidity, gano'n. Setup ka ng setup, nagbe-bend yung neck, minsan naman umihila. So nawawala yung ano niya, yung setup ng gitara. Minsan mapapansin mo, mapapansin mo minsan, nagulat ka na lang, biglang tumaas yung string. Hindi mo naman ginagalaw yung gitara. Nag-bend pala siya. Kaya ang ginawa ng Ibanez, matalino sila, sila lang. Hindi namimigay. So, nag-research sila ng mga kahoy na pagsasama-samahin. Oo. Para yung stability ng kahoy. Tapos, kanina narinig ko sa'yo yung grains. Pag halimbawa pipili tayo, halimbawa ikaw ipuin ko lang, o sa isang tingin, yung grain ba, isa rin ba yun sa dapat tingnan kung yung grain niya paganto o kaya pataas o pagilid kasi kahoy yan eh, di ba? Yung mga ganyang grain dumaan sa pagka yun, mga engineer nila eh. So yung mga pinag-aralan nila yung kahoy kung alin yung mas maganda sa sabi nila yung tone wood, di ba? Sa mga gitaris alam nila yun, yung tone wood na sinasabi. Pag nag-iba daw yung kahoy na ginamit sa gitara, mag-iiba yung tunog, ganun. Pero since gumagamit kami ng mga heavy distortion, minsan di mo naman notice yun. Pero kung mga clean, yan, notice mo, mga maple na ganyan, yung mga board. Para may characteristic yung kahoy na magre-resonate yung string, iba talaga yung tunog. Pag so, clean. Oo. So, ibig sabihin niya ng pinaka-latest ba ng Ibanez? Oo. Ito yung 2022 model nila. Kaya meron siyang 1P01. Ibig sabihin, first production, first guitar. Wow! So, talagang proud na proud ka dyan sa gitara mo na yan. Patabi ko lang ang matulog to eh. Nung minsan nga, nakinabahan ako. Namamaga dito eh. Baka maging dalawa to.
So ibig sabihin niya, Kapyap, oo, kasi nandito pa, no, nakasulat dito, ikaw ang, ito yung first guitar. Hindi, ano siya, first ayun, production. Ah, first production, I mean, ayan, ayan, nakasulat dito. First production so, sila. So, very proud ka rin, na isa ka rin sa mga nakahawak ng first production nila. Nakahawak ko lang, tapos benta ko na 1 time. So, mga magkano yung range, oh, speaking of price, magkano yung range niya? Sa ano, sa dollar, nasa 1,200 siya. Mm-mm. Dollar yung USD. Hindi pa kasama shipping. Ay, hindi pa kasama yung shipping, no? So, masasabi bang mahal talaga siya sa mga ibang gitara? Yan ang pinakamahal? Actually, ano, hindi sa mahal. Nasa sakto lang. Kasi unang-una, Ibanez, kilala yan. Yes. Kasi pag naglabas ang, parang ano, parang sa brand ng ano, cellphone, pag narinig mo yung iPhone, alam mo, pag lumabas yan, maganda. Mm. Tapos yung mga sa gitara naman yung para sa iPhone yung camera niya maganda, hindi siya nagahang, parang ganito rin. Mm-mm. Kasi ito kung i-rearrange mo siya sa mga kilalang brand, yung mga big brand. Mm-mm. Siguro magre-range ito ng nasa $2,000 to $3,000. Mm. Kasi sa specs niya. Oo, ganun talaga. Tapos kanina nabanggit mo yung eto, dito rin ako na-amaze, so kung papakita natin sa camera. Mm. Anong tawag dito, Ed? Monorail. So parang kakaiba siya, no? Mm. Ngayon ko lang kasi parang mga ano talagang bigate na ano, naka-atras siya. Naka-atras siya para sa traction. Oo. Tapos bawat string may sarili siyang bridge. Kaya kapag nag-resonate ito, halimbawa nag-drop ka, nag-mute ka dito, hindi niya tatamaan. Oo. So ito lang yung mag-re-range. Dito walang pag isa lang yung bridge mo, pag inano mo ito, magbabibrate. Oo, magbabibrate. Oo, kasi sa vibration, tama ka, no? Ang galing-galing mo naman talaga, inaral mo, no? Oo, 1 year yun. 1 year siya. Tapos, naka-ano, stainless steel fret. So patay na ako, buhay pa yung fret. Wow, hindi nga. Nga, kuchilyo nga. Kuchilyo nga, supon na natin. Sample. Yung mga brand na lumalabas, yung mga price range nito mas mataas, naka-nickel lang. Yun yung mga fret wire na makita mo may uka. Oo. May mga parang kanal sila. Oo. Ito. Bakit yan wala? Wala siya kasi stainless siya. Mas matigas yung stainless kesa sa string. No, ang galing nga. So, mas mauunang mauubos yung string kesa sa string. Mm-hmm. Kasi nga pag lagi mo ginagamit, may uka-uka na rin. Ano itong nasa gitna niya? Sabi ba siya nakadagdag ng gastros yan? Sabi nila, hindi, ano lang, aesthetics lang, ganun, design. Pero ano to, abalone tsaka pearl. Pwede mo isang lato. Ang ganda. Pwede mo mamaya. Ang ganda. Mamaya i-focus natin yan. So, pag ganun naman tayo, dun sa taas, so meron bang kakaibang ano dyan na dinagdag ang Ibanez? Itong laging tuner. Mm. Yung katulad din kay Sheldon, shoutout bro, naka-laging tuner din. Mas madaling magpalit ng string. Tsaka yung tuning stability nga niya, mm-hmm. Unlike yung maraming ikot yung string, once na nag-bend ka, ihila sa nut, mag-flat ka na. Mm-hmm. So ito, mas konting ikot, mas stable yung So halimbawa nung bago mo siya binili, bakit ka nakapag-design na talagang bilhin, gusto mong bilhin siya? Ano siya? Kasi naka-action si Sheldon. Oh, kasalanan talaga niyan ni Drillon muna. Ba't ako? Bumili siya ng pedal, nainggit ako. Ang yabang-yabang kasi niya. Tapos nakita ko si Sheldon naka-action. Sabi ko, yabang-yabang ng kabanda ko. Pero mas mayabang ka hindi. Dahil nakapag-review ka na ngayon ng ano, no, talagang Ibanez yan, no? Yabang-yabang nila, di naman sila magaling. Peace. Tapos nga pala, DiMarzio pickup. Yung kasing ibang gitara, bibilin mo. Mm-mm. Para mapantunog mo siya ng maganda, halimbawa sa metal, mm-mm. Kailangan mo magpalit ng pickup. Minsan kasi, kahit gaano kaganda yung gitara, once na pangit yung pickup, yung tinatawag nila microphonic, mm-hmm. Hindi mo siya mapapatulog ng maganda talaga. Mm-hmm. Kaya ito, naka-upgrade na siya. Galing! Alam! One year talaga yung pinag-aralan! Grabe! Hindi ako nagkamali sa'yo! Oo, 1 year. Tapos yung ganyan lang. Pangalan pala niya, RGT-122PB, kasi poplar burl siya. Yung finish niya dito. Oo. Ito yung ano, katulad ko siya, yung kahoy abnormal.
Kaya nagkaroon ng ganyang pattern. Parang pangit siyang tingnan, pero tulad ko, pag pangit tingnan, pero magandang dating. Wow! O sige, sa sobrang mong talino, ano, bibigyan ng mga tanong dagdag na advice. Kasi kanina, kaya ako natanong yung grains. Tapos siguro alam mo na rin naman yun. Di ba, makikita mo yung pattern pa ganito. So, pag halimbawa lilinisin mo siya, yung grains niya susundan mo. Oo. Wag against. For example, ganyan, gaganunin mo siya. Kasi masisira yung quality nung... Advice mo siya maglinis. Oo. Kasi hindi siya... Tsaka unang-una muna, maglinis ka. Linisin mo yung gitara mo. Ganun pa yun. Oo. Tapos may pictures pa pala. Ito yung voice niya. Katulad nung kay Sheldon, may voice siya. Yung first voice niya, full power yung humbucker niya. Pag ginan mo, ganun. Magiging single coil siya. Mag-i-split yung coil niya, so mas clean siyang tipa-tipa. Ayos ah, galing-galing naman ah. Okay, ma-advise mo ba siya na bilhin? For example, nag-aaral pa lang ako mag-gitara. Pwede mo ba siyang i-advise na bilhin yung klaseng gitara? Para sa akin, ano, parang sa baby ko, I love you rin, in-advise ko na bilhin siya ng mahal na gitara. Kasi, bibilhin mo siya ng, ano, tinatawag lang budget meal. Tapos yung bata, hindi siya nagtuloy. Yung kasing resale value nito, di nagbabago. Oh, okay. Pero yung budget meal na gitara, bibilhin mo siyang sa mga malls na, halimbawa, 5,000 pesos. Pag binenta mo yan, baka bilhin lang sa'yo ng 500 pesos, di ba? Hindi tulad to, mag-branded, may pangalan. Kung mga magtutuloy siya, pwede niyang gamitin sa kanya na personal na maging gitara na. Hindi tulad pag binili mo siya ng budget meal, tapos pag nag, from beginner, nag-intermediate siya, bibili mo siya ng bagong gitara. Eh yun, talagang itutuloy na niya, yun ang gitara niya. As in talagang kung magpo-proceed sa ganung ano, no, linya talaga ng pag-gitara. Pero ang ganda ng ano, no, ng quality, nung ano. So, saan ba namin ito mabibili? Sa ano? Sa Toman, sa Sweetwater, ganun. Baka naman. Baka naman. Sa Amazon din. Nakakarami na kami. Actually, kung gusto nyo ito, bilhin nyo na agad. Kasi once na naglabas yung Ibanez ng isang model, tulad nung kay Shelton, no? Limited lang sila. Malay nyo, next year, wala na ito. Kaya yung ibang Ibanez talagang ano sila, collector's item. Tulad nung unang batch nito, ay ito. Nag-announce yung Ibanez na after 2 years, wala na to. So, wala ka nang mahanap ng ganito. Kung gusto mo siya, habang maaga, pag-ipunan mo. Tsaka mag-invest kayo sa gear. Oo. Gear, ito yung ano natin. Ito yung passion natin. Ito yung... Sa ating gitarista, di kasama si Drillon. Parang first ito yung ano eh. Ito yung hawak natin eh. Oo. Ito yung malapit sa atin. Ito yung hawak ng kamay natin. Mag-invest kayo sa magandang gitara. Mm-hmm. Yun lang, advice ko. So, nung binili mo yan, may kasama pa bang ibang, kasama siya. Or freebies or something? May libre siyang paliwanag sa asawa. Ano-ano ulit? May libre siyang paliwanag sa asawa. Sa asawa. Bakit? Kasi kapag bumili ka ng ganito, kailangan valid yung reason mo, mga sarili. 50 ang valid reason, tapos papayagan ka niyan yung pang 49 lang. Yung pang 50 no, naawain ka na. Tumawag pa. May kasama siyang ano, gig bag. Di ko ginagamit. Gamit ko yung hard case. Para mas protected siya, ganun. Tinubunso ko eh. So, pwede na bang pang ano yan? Pang mga pang gig? Pwede na. Bukas pala, birthday ni Jepoy. Punta kayo. Invited kayong lahat. So, makikita ka ba namin na talagang gamit na gamit mo na to? Talagang susulitin mo yung presyo niyan. Oh, hindi. Ano po na? Papalaminate ko muna dito. nga pala. Salamat kay Edward Cheng, sponsor sa birthday ko. Wow! Ayos. Papalaminate muna, ganun. Para hindi magasgas. Tapos, bawat first song, pagkatapos niya, punas agad. Oo. Ay, speaking of punas, baka naman bigyan mo kami ng kahit simple tips paano mag-alaga ng isang mamahaling gitara. Doon sa mga nanonood, baka naman magbigay ka ng magandang advice. Sa ano, sa body, huwag kayong, gamit kayo ng panlinis talaga ng body. Huwag niyong gagamitin yung lemon oil sa fretboard tapos sa body. Kasi magkaiba sila.
may finish kasi to, ito wala. Yes. So masisira yung finish nito. Dole to, ebony. May panlinis talaga dito yung lemon oil. Hindi siya pwedeng gamitin dito. Yung ano, fast-pret. Oo, yung fast-pret pala, baka naman. Baka naman. Tsaka yung sponsor, may mag-sponsor dyan. Yung Tadario sa body, pwede na yun, Boss Ramil. Baka sa sunod, baka naman. Shout out to my buddies. Okay, Buddy Studio. Sa Sok tsaka sa ano, Al Nasser. Baka naman, 65 real lang yun. Tapos gamit kayong microfiber na cloth. Oo. So, minsan gamit ko rin sa mukha yun. Pero mas maganda siya dito. Kasi pag mukha wala siyang sumasabit, so dito wala siyang sasabit. Gag! Shout out to Saido. O nga pala. Kaya nabili to dahil kay Saido. Jackson. O yung sabi Jackson, niya. Jackson. Sabi kasi niya, pre. Jackson. Dapat naka-Ibanez tayong lahat. Kasi si Sheldon naka-Ibanez. Tapos ang bait niya. Bumili siyang bass, Jackson. Ano tawag niya? Ano tawag niya? Jackson. Jackson. Naka-Jackson bass siya. Idol niya yung babae sa Urbandam. Yung babae yung idol niya. Jackson. Hindi yung gitara. Jackson. Sila lay yan. Ay, no. Nakala na sa gallery ko yun. So, yun na. Tapos na. Tapos na. Ay, yun na yun. Eh, bakit wala naman itong kasamang strap? Actually, meron siya. Mm. Yung magdadala yung tatanga-tanga. Hawak ko na kanina, tapos na lumabas ako, binalik ko. Ewan ko ba di ko nabit-bit. Excited kasi ako makita si Derilon eh. kasi magre-review ka. Oo nga, balita ko, hindi mo talaga siya ano, no? Talaga hindi mo tinantanan na gusto mo talaga i-review ang iyong Ibanez. Oo, yabang-yabang ko kasi. Mm. Siyempre, sabi ko, pre, mag-review na tayo, pre, mag-unbox na tayo. Dapat i-unbox namin dito to. Kaso, in-unbox ko, excited na ako eh. In-unbox yung video pala na kay Jepoy. I-ano na rin, i-insert namin. Kay Jepoy yun, mayabang kami doon. Hindi kami nakainom doon. So, ano ba siya? Mabigat o magaan? Lightweight siya. Oo nga, no? Lightweight. Ganda, no? Ang ganda, tsaka talagang pang ano siya, no? Ang sa style, masasabi ko talagang, 10 out of 10 kasi parang napaka-social niya, no? Demand siya. Drop test. Mahimatay ako. Para mas magaling pa sa ano, sa acoustic. Sabi mo hindi madaling mag-bend, 'di ba? Ipong ganun ganun kung madaling. Hindi ako na lang mo ano lang ganun. Oo, kasi maganda yung color niya tapos napaka-social. Isang kasi 'yan eh. Oo. Parang yung mga colors nagbi-blend, no? Dyan hindi yung malayo yung mga kulay sa bawat isa. Tapos itong mga gitna, ayan nga, ano yung sabi mo na kaninang hinaluan lang ng konting design, yung mga ebony. Dyan magaling yung Ibanez. Ano sila? Oo nga, maganda. Nagtiting sila out of the box. Yes. Okay? So, thank you Edward sa iyong review. So, napakaganda ng iyong weapon. Salamat. So, hoping na makita namin yan sa mga next bukas, week. Bukas! Nga pala, birthday ni Jepoy, Kinamangka North. Shout out, Boss North. Salamat sa libreng gig. Thank you! Thank you, Edward! Yun na. Galing-galing. Para minsan, ha? Galing na, Edward! Galing na! Galing ka wala, no? Usap-usap lang? Oo, usap-usap lang. Pag-usapan natin yung best basis mo.